Welcome sa ating vlog mga ka-sideline. Medyo matagal tayong walang update. So ngayon mga ka-sideline, kwentuhan lang muna tayo sa mga kaganapan dito sa ating backyard. So hayaan nyo akong ilhad sa inyo ano na ba ang mga updates, ano bang bago, ano bang nawala, o ano ba ang nangyari. So itong hawak ko pala mga ka-sideline ay isang pure seed fowl ng J45. Ito ay mapupunta na sa ating kaibigan. So sana ay maalagaan niya. So ngayon mga ka-sideline, para sa pagpapatuloy, pag-usapan natin ano nang meron dito, ano na ang nangyari sa ating backyard. So let's go. Good afternoon mga ka-sideline. So isang buwan tayong walang update. So ngayon mag-update lang muna tayo mga ka-sideline, ano na ang nangyari sa ating backyard. So ito na yung mga meron tayo ngayon. So dapat papaarawan ko sila. Alas 2 kasi ng hapon yung oras ngayon, pero maulan kasi. So ngayon parang hindi alas 2. Yan. Kung wala. So quick update lang po mga ka-sideline, ano nang nangyari sa ating sideline backyard. So last week, mga 2 weeks ago, nakapag-out tayo ng mga sisiw. So yung ibang sisiw andito pa pero bayad na. So ito yung mga nandito sa akin. So medyo matamlay sila mga ka-sideline, tingnan nyo naman. Ang liit ng isa, yung puti. Pero yung kapatid niya malaki na. Matamlay rin yung puti. Dapat kahapon na ipadala na yan kay Sir Dumslaw. Kaso tingnan nyo naman yung katawan. Ang pangit, biglang pumangit. Dapat siguro sa ganyan, kal na yan kasi napag-iwanan na, oh. Diba? Yung mga kaedad niya, ang lalaki na ng katawan. Pero yung mga kasama niya dyan, pumangit rin ang katawan kasi nga, una, yung trabaho natin bumalik na, and then yung panahon. Yung mga magaganda doon, may nagmamay-ari na sa kanila. Ito, meron na din to. Yan. So ito para kay Bahandi Shamu to, sa kaibigan natin. Pure strain pa rin ito mga ka-sideline. Pure seed fowl ng J45. Meron tayong dalawa sa atin na tira. 45-47, pero babae yung dalawa na yan. Last time tinatry kong isali sa package yung mga pulit, kaso stag lang yung gusto nila. So okay lang. So okay na lang yung dalawa. So ito, another pure. Meron tong isa pang kasamang stag nandun na sa kaibigan natin. So yung pinakamalaking 45 na kapatid nila yung binigay ko kay, kasi itong mga ganito maliliit kasi to. So iniiwasan natin na maliit yung maibigay natin. So ito, pair. So kung may magkakakursunada dito, siguro babae lang yung ibibigay natin. Sa atin lang yung lalaki, kasi magpaparami na lang muna tayo ng stag. Ano kasi yung oras ng ano natin, ng trabaho, 5:30 yung time in natin. And then yung time out 2:30. So yun, yung lunch break is 12:30 to 1:30. So medyo naiba talaga yung katawan ng mga alaga, kasi maaga akong nawawala sa bahay. Kaya nakapag-out rin tayo ng mga BH natin, kasi inisip ko hindi ko naman sila magagamit talaga, and then kailangan rin ng pera. So ito, hindi na ito sa atin. So ito naman, yung sa atin dito is isa na lang. Biglang tumangkad itong ito. Ito yung pinakamaliit last time. Biglang nakabawi. Yan. So ito, may mga ano na to, papupuntahan sa Norala na tong dalawa. Itong dome. Ito ay pure din. Pure strain ng 45. Pure seed fowl ng 45. So nagmana sa tatay ito. Tawag nito. Dome yung tatay. Yan. Parang pulit naman siya, guys, 'di ba? Oh. So ito kay Sir Z-Line, ito rin kay Sir Z-Line. May problema tayo dito, dapat tatlo kay Sir Z-Line.
Ang problema guys, ito ang pula-pula. Compare natin doon, mapuputla, di ba? Kasi tinamaan talaga yung mga yun. Ito pulang-pula. Nagka-problema tayo dito guys, dito na group. Ito naman kay Sir Doomslaw, Pure 45. Yan. Kasama dapat ng puti. Pero tingnan nyo yung puti. Parang naging anemic. Yan. So ulitin ko, nagka-problema tayo dito guys. Kasi siguro nasisikipan sila. Tingnan nyo naman. So naiwan ko siguro, or nakalimutan ko talaga sa sobrang pagmamadali. Naiwan kong nakabukas. So ang nangyari, dalawa kasi dapat to. Mayroon pa tong kapatid na pulit rin. Ganyan din yung kulay. Parang ganito rin, pero maliit naman kasi to. Parang stag to. Ewan ko ba kung stag. So itong mga to nandito, may mga may-ari na to. So gaya ng sabi ko kanina, paulit-ulit ako, dapat tatlo itong kay Sir Z-Line. Kaso nga, ewan ko, parang nangangain kasi ng manok yung mga aso dito. Naiwan kong nakabukas siguro. Pagbalik ko, nakagala na sila. And then ito na lang yung nakita ko, apat na lang. So ngayon pinapagala ko muna kasi andito lang naman ako. Pero yun, kaya ito na lang yung natira. Magaganda po ito. Ito yung mga mapupula talaga yung itsura. Kaya ito yung binigay ko. Ito rin, mapupula rin ang itsura. Kaya ito yung binigay ko. Maganda to guys, malapad yung katawan. Kaso nga lang, mas maganda to sa breeding. Okay naman siya sa ring bird, pero maganda sa breeding kasi nga, ano kasi guys, pure seed fowl. Mas maganda kasi yung maraming infuse pag isasabak. Maliliit yung manok natin guys. Actually, maliliit talaga. Honestly, maliliit. So, bibigyan ko kayo ng example ha. Nandun sa likod. Meron akong magpa 5 months na this 25. Ano kasi ngayon? Holiday ngayon. Anong araw ba ngayon? 23. Meron ako dong anak rin ng 45 natin. Puntahan natin. Papakita ko sa inyo. By the way, ito pala mga ka-sideline ay hindi ito minibenta kasi hindi ito sa akin. Ang sa akin dito ay itong mga 45-47 lang. Ito lang. So tingnan nyo guys yung puti na sinasabi ko. Sorry, paiba-iba ako ng ng focus. Ito yung na-cancel kasi tingnan nyo. Hindi naman siya ganun katamlay, pero hindi ako satisfied sa anong meron. Tingnan nyo, parang stick, biglang pumayat. Yan. Oh, ang pangit ng itsura. Tingnan nyo yung kapatid niya. Yan. Ito yung kapatid niya. Ito, hindi ko rin to i-out muna kasi lalaki to eh. Tikman natin yung mga last natin. Bakit ko hindi i-out to? Kasi yung nanay nito, yung BH natin na 47 na matangkad, binenta na natin. Pati yung 47 natin na small, binenta rin natin. Sa halagang 6K, dalawa na. Dalawang BH na yun. Yung isang, yung small na 47, isang beses lang nagamit. Ito yung anak niya. Saan ba yun? Yun, anak niya yun. Ito. Ito na yung mga matitira sa atin. Anak niya yan. So, ito yung mga parang nag-throwback ng mga alaga ni Boss Joe. Kasi puti yung nanay, pero tingnan niyo yung anak. Siguro nagmana sa tatay. And then, ito namang mga dome. Ito yung bagong version ng dome natin. So, meron tayong gustong i-improve dome pa rin. Parang kontento na lang tayo sa anong meron dito. Pero ang problema guys, yun, matamlay. Yan, matamlay. Diba? Matamlay, hindi mapula. Isa lang yung mapula. Ito, medyo mapula pa to. So, yun. Ito, ito yung anak ng J380 natin guys, na 47 ang nanay. Ito, galing kay Bahandi. Yung pulit. Sir, ni Kopos man, sir, right? Na-stress guro niya sa panahon. May pangit ang lawas. O, nabilin sa mga 47. Yan. So, dati ito yung matangkad. Kaso, siguro, na-stress sa pabago-bagong panahon. Kaya, ganun ang nangyari. Yan. Itong mga batch na to, stress talaga to. Mga sobra 1 month old pa to. Yan, kita naman sa likod. Kulang-kulang pa yung mga balahibo. So ito, future.
dome natin na sana umakyat ng medium to large. Kasi yung mga alaga natin ngayon, merong XS, yung pinakamatangkad, medium lang. So, yung medium wala dito sa akin, andun sa mga magagaling mag-alaga. Siguro may problema din sa akin sa pag-aalaga. Kulang na kulang pa siguro ako. Wait guys, gaya ng sinasabi ko kanina, ipapakita ko sa inyo yung sample ng 5 months old natin na dito ko napalaki sa ating backyard. Sobrang liit. Wait, pupuntahan natin. Ito guys, 5 months na ito this week. Ayan, sobrang liit. Yun, andun sa kabila, wala pang 5 months yun. Kita naman sa katawan, matangkad lang pero parang wala pa. Wala pang, hindi pa astig. Pero tingnan nyo to. Yan, 5 months na po ito. Maliit. Yun ang tatay. Oh. Maliit rin ang tatay, medium lang. Yan. Yan. So, ito yung problema ko dito na dapat ma-improve. Una, yung makapag-infuse ako ng mga lines na dapat medyo big bones, tapos height, then tibay. Yan. Ito yung regalo sa atin, guys. Niregaluhan tayo ng kaibigan. Ito naman po ay may dugong Bicol line ang lolo. So, possibly, mana to sa nanay. Yung nanay, mana sa tatay niya. So, lolo niya yun. Yan. Galing to sa kay Z-Line. Binigay niya sa atin. Sila bumili sa akin, pero ako, binigyan nila. Ang babait. Wala kasi tayong pambili, guys. Nagbenta nga tayo ng mga BH kasi wala tayong pambili. So, ito, magpo 5 months na to next month. Yan. So, medyo matangkad lang siya ng konti dito sa ating isa na anak ng 45 natin. Yan. Ito na lang yung nandito, guys. Yan, medyo marumi. Wala na tayong, hindi tayo nakakapagwalis kasi dapat ngayon pa tayo magwawalis. Naisipan ko mag-vlog na lang muna. So, ito yung tatay. Hindi masyadong matangkad. Nasa medium lang. Ito naman yung J380 natin. J38 pala, sorry. Yan, J38. Ano pang meron sa atin dito? Yung binigay sa atin na may dugong pama. Pama battle cross yung tatay. Yan, bigay lang to sa atin, guys. So, malapit na ito magamit, pero hindi natin ito imimix sa J-Series muna. Ilalak muna natin ito sa kapatid niya. Yan. Magkapatid itong dalawa, guys. Yan, magkapatid sila. Kaso ito parang mana sa nanay. Ito, mana sa tatay na Pama Battle Cross. Yan. Yung isang hen natin, ang naiwan kasi sa atin, dalawang hen na lang. Itong isang hen natin, hindi pa natin ginagamit. Umitlog na pero hindi natin pinakasta. So ito ay nandito kasi may sipon. Ito, pero okay na siya. Third day na niya ngayon. So ang ginawa natin, budget meal na panggagamot lang. Nag-declogging tayo gamit ang kamay natin. Tapos hinugasan natin ng, ng Zone Rocks. Medyo matapang na Zone Rocks yung loob at saka labas ng itsura. Kasi nagtitipid tayo last time. So, ito na siya ngayon. Doxilac yung ginamit natin. Pagkatapos mag-declog, Doxilac. So, baka maging effective yun sa inyo. Gamitin nyo rin. Declogging, then linisin, ang bunganga at labas, Zone Rocks ang gamit, and then Doxilac. Painumin siya ng wala pang laman or wala pang kain. Yan, ito na siya ngayon. So, yung ano naman natin, yung J380, tinaas ko muna para hindi ito matakot. Hindi ito. J380 natin to. Yan, medyo nag, yung leg niya. Yan, ano na yung balahibo. So, the same problem sa mga linyadang nandito sa akin, mailap, kulang sa himas. Yan. So, ito yung meron tayo, guys, dito sa backyard natin. So, ito yung pag-asa natin na na-improve yung ating linyada sa height. Pero, nagpa-plano pa rin ako mga ka-sideline na maghanap pa ng ibang linyada na ma-infuse natin kahit 1/4 lang yung old lines na hen. Sana makahanap tayo.
Kaya nang sabi ko kanina mga ka-sideline, naghahanap tayo ng pwede nating ma-infuse na old line. So ito pala yung naiwan sa atin. Ito, medyo nag-alangan ako nito last time kasi iba yung kulay niya, pati yung isa. Puti kasi yung nanay. Yun o, kapatid niya, napakaputi. Ito rin, parang native yung kulay. Pero siguro nagto-throwback ito. Kasi nga, magkaka-ano kasi yung tinatawag na line breeding. Magkaka-pamilya rin kasi yung 45 tsaka 47. So, kaya siguro nagkaganito. Kaya nagkaganyan rin yung puti. Siguro, ito yung tinatawag na inbreeding depression. Medyo okay sila sa week old, pero pagdating sa month old pataas, lumalabas na yung kahinaan nila. Yan, bansot. Deform yung mga daliri. Sakitin. Pero hindi naman yan sinisipon. Ganyan lang talaga. Siguro stress lang. And then, dapat yan, kal na yan. Sir Dumslaw, baka dili na naman yun, sir, kay gamay man. Pangitaan na lang, tika. Kasi kanina lang yung mga sir, oh. Kanina lang siguro. Aray. Yan. Mas dako, mas manghod guni sir. Pero mas dako na sa atong puti. Oh. Tong puti baga na kay balahibo. Ya po ni tubo. Kani gikulata lang noon atong nakuha sa akong amigo nga stag kuya ay igsuon niya. Napan ni sila igsuon manghod nga medyo dako-dako. Yung mga kumukuha sa atin mga ka-sideline, pinipilian talaga natin ng matangkad kasi yun yung kulang sa ano natin. So kung sino yung matangkad, yun yung binibigay natin. Na iiwan sa atin yung maliliit. Gaya niyan, yung matatangkad dyan, out na yan. So ito, out na rin to. So yun lang mga ka-sideline. Thank you so much for watching. Salamat sa short kwentuhan. Ito yung short update natin sa ating backyard kasi may nagchat kasi sa akin na isang kaibigan na, sir, wala ka nang ano, wala nang lagi kay post-post. Busy lang kasi sa trabaho, sir, tapos ang hirap mag-vlog na bumabaha dito. Yan o, baha. Makikita naman, yan, daanan ng tubig. So, sa taas lang yung mga sisiyo. So, mahirap, maswerte na tayo at hindi naubos yung ating manok this season kasi marami talagang nagkakasakit. Yung steel gate nga natin, wala na pala yun. Ikakatay na yun ng ating kaibigan kasi yun nga, baka makahawa pa ng iba. Nadisgrasya sa sakit. Sige lang, ganyan talaga sa pagmamanok. Normal lang magkasakit ang manok natin. So yun, maraming salamat ulit. Baka hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Subscribe naman po. Thank you so much for watching.